Mga ka-RSP, ayon po sa pag-aaral, noong taong 2020, ang endometrial cancer ay ang pang-anim na most commonly diagnosed cancer in women worldwide. At dahil ngayong buwan ng Hunyo ay itinalaga bilang Endometrial Cancer Awareness Month, ay tinatawag ring uterine o womb cancer. Ito mismo ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa Senido. At dahil nito lamang ikalawa ng Hunyo ay Cancer Survivor Day, pag-uusapan rin natin ang mga dapat at hindi po dapat gawin ng mga cancer survivor para mapanatiling malakas ang kanilang katawan. At kaugnay niyan, makakasama po natin si Dr. Perdes Galbo, isang gynecologic oncologist. Doc, good morning po at welcome back po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, magandang umaga, mayang buntag for all po sa mga ka-RSP natin. Okay, para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, Doc, ano, maaaring nyo po bang ipaliwanag kung ano itong endometrial cancer at kung ano po yung sanhi nito? Okay, so usually itong endometrial cancer is abnormality po sa linings matres na maging makapal siya at sa mga maging tumor po siya ng lining ng matres. Usually po ang most common sa reason din yung hormonal imbalance or yung genetics po ng pasyente. Yung average po magka-cancer ng endometrium po yung babae is about 30 to 60 or more. Usually most of them are postmenopausal, yung after 50 years old na po. So ito po is presentation po is yung bleeding. So kailangan nating malaman kung ano talaga yung bleeding mo, is regular ba or abnormal pa. Okay. Doc, lumalabas po ba kaagad ang sintomas nito, Doc? At ano po yung mga sintomas, Doc, na dapat pong bantayan? Okay. So ang good thing nito is yung presentation niya is yung abnormal bleeding talaga. Okay. So yung normal menses po ng babae is about every 25 to 30 days po. At saka yung bleeding po, average po, mga 2 days to 7 days. Anything beyond that is abnormal po. Kailangan mo po magpahiling sa doktor para malaman kung ano pong rason bakit abnormal yung bleeding mo. Okay? Isa probably yung may myoma, may polyp, may adenomyosis, or other abnormality sa lining matres. For isa po noon is yung tumor sa lining sa matres or endometrial cancer. Kailangan po kayo magpakonsulta kagad. Huwag po kayong magpa-delay ng consult. Isa rin, I have to emphasize to the viewers natin po is yung menopausal bleeding, okay? Average po mag-menopausal by about 48 to 50 years old. Usually by that time, sometimes yung menopause is bigla lang mag-stop yung regla or yung bleeding, okay? Pero anything during that time na yung irregular menstruation mo, yung one month na wala or 2 months na wala or yung supposed to be yung regla mo is 3 days lang, maging 5 days or mag-heavy na or kailangan po kayo mag-wear ng diaper, hindi po yun normal. Kailangan po magpahiling tayo kasi usually po ang misconception niya is yung iba kasi makikinig sa marites o ano ba yun, na sabi na menopause lang po yan. Hindi po, kailangan po kayo magpakonsulta kasi yun po ang isa po sa symptoms na ng endometrial cancer is yung abnormal uterine bleeding or abnormal regla po. Okay, Doc, ano po yung mga kondisyon o sino ba yung mas mataas yung posibilidad na magkaroon po nitong endometrial cancer? Ano po yung mga risk factors? Okay, usually ang common po is your hormonal imbalance talaga yung reason po kapal yung linings matres. So ito po yung mga pasyente may risk factors like yung mataba, okay, yung obesity. Obesity talaga, may hormonal imbalance yan pag may obesity yung babae. Second is yung related po sa may mga PCOS, okay? So sino may PCOS yan, abnormal yung every 2 to 3 months, yes po, these are for risk factors po. Kailangan pahiling po kayo, kailangan ma-regulate po yung menstruation mo. Iba yun yung relationship, yung may high blood or may diabetes kasi mataas po yung cholesterol, mataas yung body fat. Usually, ito po yung most common risk factors magka-develop po ng endometrial cancer. Dok, maari pa rin po bang mabuntis kahit meron pong endometrial cancer? Yes, meron po. So, especially yung patients namin na may PCOS, sometimes pag hindi namin maagapan kagad yung mag-develop sila ng endometrial cancer, pero may criteria po na pwede pang magbuntis mabay. Yung kailangan talaga yung walang invasion at as much possible yung sa lining ng matres,
or yung tumor is less than 2 cm, or yung mga wala pang distant metastasis, pwede pa yun po ng medical management. Kailangan po lang magpakonsulta ng maaga para ma-evaluate po ng doktor kung yung criteria, pwede pa rin ba siya magkabuntis o pwede pang medical management at saka yung fertility management after. Ito po kasi kailangan ng mga yung tinatawag multidisciplinary management, yung gynecologic oncologist, yung po yung mga infertility specialist para maagapan or ma-trace up talaga yung proper management ng pasyente. Pero may criteria po. Okay, Doc, paano naman po yung gamutan nito? Paano po yung treatment? At pwede rin po ba itong magamot through chemotherapy kagaya ng iba pang mga cancer? Yes po, but usually po ang primary mode ng treatment po ng endometrial cancer depende po sa stage at saka yung age ng pasyente, anong yung reproductive functions o yung reproductive desires po. Yung mention natin kanina, so yung mga bata pa nagka-cancer, yung especially yung may PCOS, pwede po yung medical management, yung high dose progesterone. Pero pag yung tapos na po yung complete family size na po or yung edad is more than 40 years old, surgical po ang management. Yung tanggalin po yung matres, tubo, bariyo, mga kulay sa likuran, yung tinatawag nating TAMSO at complete surgical staging. But if yung basis kasi ng further treatment is depende po yung sa biopsy result. So pag may distant metastasis, so kailangan na ng brachytherapy, radiation, or chemotherapy after if the need arises, depende po sa biopsy result. Okay, Doc, nito lamang pong linggo, June 2, ay nagkaroon po ng celebration ng Cancer Survivor Day. Since we're talking about cancer, Doc, ano ba yung mga bagay na dapat gawin ng mga cancer survivors para mapangalagaan po yung kanilang mga katawan since mayroon pa rin pong posibilidad na bumalik po yung cancer kahit nag-cancer-free ka na, Doc? Okay, so before that, I would just like to emphasize po yung ABC ng endometrial cancer. So again, A means awareness. Alam mo anong mga risk factors yung sinasabi natin kanina. Obesity, high blood, PCOS, diabetes, at saka yung B po is yung kailangan po natin malaman yung anong presentation bleeding, abnormal bleeding. So kailangan, kung may abnormal bleeding, kailangan magpakonsulta po kayo. C is po yung pakonsulta kayo sa doktor kung may abnormality po kayo. Hindi po kayo magpakonsulta kung grabe na, may pain na, whatsoever. So pag survivor pa kayo ng maski anong klase ng cancer, usually sa babae yung breast, yung cervix, yung endometrium, yung ovary, kailangan po tayo mag-change ng lifestyle po. Okay? Kasi po ito po parang second life na po kasi literally kapag ganun klase. So we have to go back to healthy lifestyle, meaning yung pinggang Pinoy, follow up natin yon, yung anong carbohydrates, proteins, and all those things. Kailangan po tayo mag-exercise, kailangan natin yon para kailangan natin hindi kayong tumaba kasi nakita nila yung obesity po related po sa recurrence ng mga diseases po, especially breast or endometrial cancer. At saka, kailangan po yung tinatawag nating psychology. We have to know that this is our second life. We have to, what we call, enjoy life. Okay, let the days count, not count the days. But together po, yung kailangan po kayo mag-follow up ng doktor, yung ano pong recommendation, like sa breast, yung mammogram, yung CT scan, or yung sa endometrial po, kailangan po magpahiling, mag-pap smear, or CT scan po. Kailangan po yan i-follow yung instructions sa doktor. But definitely, lifestyle changes, lifestyle, less stress po. Nakita rin nila na may connection po ito sa recurrence. So kailangan po natin malaman. At saka, I just like to emphasize again, yung usually most common na signs symptoms po pag bumalik yung cancer, any type of cancer is anything na may changes po sa pag-ihi, sa pagdumi, yung palaging bloatedness or daling mabusog po, or changes in weight, spotting, bleeding, yun po, or yung difficulty yung sa paghinga, yung mga kulani po dito sa leeg o sa singit po, ito po yung mga signs symptoms po pag bumalik ang tumor. So kailangan po kayo ng regular checkup ng doktor po. Alright, maraming salamat, Doc Ferdes Galbo, para sa libreng telemed, para sa ating mga KRSP. Again, thank you at ingat po tayo lagi, Doc. Thanks po. Thanks, Doc.